Hi guys! Welcome! Dito si Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate is reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. The star in reverse, the devil. There's a devil in your energy. Nawalan ka ng pag-asa, hopeless ka. And ano tong devil na to? Obsession? Obsession ba yan? Hindi eh. Hindi siya obsession. Negative energy or may demonyo na nanalbahay sa'yo. Ganon. Ito upright to. May demonyo bang nanalbahay sa'yo? Meron eh. Meron. At nagtagumpay siya, the sun, no? Kaya negative yung isipan mo ngayon. Ginagawa ka niyang hopeless. Yung mag-isip ka na mag-isip ng mga negative. Yung mawalan ka ng pag-asa. Yung maging pessimistic ka. Yung to the point na ma-depress ka na lang. Yung baka sinusulsulan ka pa niya na magpakamatay ka. Sinusulsulan ka ba niya na magpakamatay ka na lang? Ganun? Page of Swords. Upright ba yan? Gusto ko, nakaano talaga eh. Hindi naman. Pero, pinapakabakan niya yung damdamin mo. Puno ng kaba? Hindi. Ano to? Nininervyos ka. Ganun pa rin yun. Pinapakaba niya yung dibdib mo. Pinapakaba niya yung dibdib mo. Yun yung tamang word dyan. May deceit siyang ginagawa. May deceit. At nakakaramdam ka ng nervyos. Nervyos. And nagkakaroon ka ng pag-alinlangan. Yung nagkaalala ka, yung nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo pati. At may ginagawa siya ng deceit. Deceit or tricks para hindi ka magtagumpay sa kung ano man itong gusto mong i-pursue. Kaya negative yung isipan mo ngayon. Parang feeling mo hindi totoo. Feeling mo hindi ka magtatagumpay, feeling mo maasa ka lang, feeling mo hindi mangyayari yan, ganun. Hindi lang basta feeling, iniisip mo maasa ka lang, na ayaw mo nang umasa, nagiging pessimistic ka na nga eh, kasi merong devil's energy mo. Ini-influensyahan niya yung isip mo, yung buhay mo, pati yung buhay mo. Ini-influensyahan niya. Knight of Swords. Nagiging impulsive ka pati. Yung nagiging padalos-dalos. Yung nagtitake ka ng action na hindi ka nag-iisip. Yung hindi mo pinag-isipan ng maigi. Yung gagawin mong action. Yung ganon. Nine of Swords. Napuno ka nga ng takot. Nininervyos ka. Yan yung epekto niyan. Yan ba talaga intention ng demonyo na yan? Ang punuin ka ng takot. Fear. Ang magka-nervyos ka. Oo eh. Ang magka-nervyos ka.
yung maging feeling disappointed ka kahit na hindi mo pa nga nagagawa yung gusto mong gawin, yung mga plano mo. Inuunahan ka na niya ng takot. Nag-inflect siya or in-influensyaan ka niya. Nakakaramdam ka ng nervous, takot, pangamba, yung mga ganong pakiramdam. Nung sa ganon ay hindi ka magtagumpay na instead na i-pursue mo yung goal mo, hindi na mangyayari yon kasi ayaw mo na kasi natatakot ka na eh. Kasi dahil na, sa takot mo na hindi ka din magtatagumpay, sa takot mo na umasa ka lang, sa takot mo na hanggang pangarap lang yan, na matakot ka na ma-disappoint ka, yung ganon, ano ba yung demonyo niya? Entity talaga yun ang demonyo. Uy! Entity na demonyo. Ten of Swords. Traitor yan. Lalagay ka niyan sa kapahamakan. Demonyo yan eh. Entity. May nag-uutos ba na tao dyan sa demonyo na yan? The Empress. Meron. Meron. Ano ba yan? Sinasamba ba ng The Empress yung demonyo na yan? Kaya nauutusan niya? O sinasamba niya? Kaya nauutusan niya yung demonyo na yan? Pero yung kaluluwa niyan, sa demonyo na. Sa demonyo na yan. Ganun daw talaga yun eh. Pag once na sinamba mo yung demonyo, sa kanya na yung kaluluwa mo. Parang sinanla mo na. Hindi lang sinanla. Alam ko sa kanya na yung kaluluwa mo niyan eh. Pagka, tulad niyan, nutusan niya tong demonyo na salbahiin ka or gawin kang ma-depress, no? Na ma-depress ka, na napadepressin ka niya, na maging anxious ka, na mawalan ka ng pag-asa sa buhay, kung ano pa yan. Ang balak lang ng demonyo na yan, saktan ka. Yung mapahamak ka kasi yung inuutos ng Empress. Empress. Upright ba yung Empress na yan? Upright. Ay, in reverse siya. Hindi pala ito Empress na Empress talaga na yung Empress na energy, no? Fake Empress yan. Yan ang nag-uutos sa kanya. Ang fake Empress. Mapagkunwari, mapaninlang na klase ng tao. Hindi nagpapakatotoo. Masama ang ugali kasi in reverse yan eh, fake Empress yung nagbabalat kayo, yung yan, ganyan yan, nagbabalat kayo. Yes, inutusan niya yan. Lalo na kung third party itong Empress, yung fake Empress na to na karibal mo sa pag-ibig, para maging hopeless ka na sa buhay, maging hopeless ka na sa love life mo, maging hopeless ka na sa relationship or sa connection ninyo ng person mo, na sa ganun hindi na magkaroon ng reunion sa inyong dalawa, para hindi ka na umasa sa person mo or para hindi na kayo magkabalikan pa, yung ganun. Third party ba yung fake Empress na yan? Third party? Hindi naman. Para hindi ka na maging masiyahin kung hindi to third party. Hindi naman siya third party.
ano tong fake empress na to, nag-uutos na to, binayaran lang yan ng third party. Pwede kasing binayaran lang siya. Ay, oo, binayaran lang yan. Hindi yung third party ang gumawa, pinapagawa niya. Binayaran niya lang. May devil ay first card or sa energy mo kanina pagkuha ko. Binabayaran niya lang. As in, demonyo talaga. Devil eh. Devil na entity talaga yan. Dalawa man to. Pwede. Ano siya, yung devil na yan? Evil spirit pa yan? Justice? Or demonyo? Demonyo siguro talaga, no? Evil spirit or demonyo? Alin ba? Evil spirit ba yan? O demonyo talaga na entity yan? Inutusan para salbayin ka. Demonyo talaga. Demonyo. Kahit sa demonyo, may mga rank yan sila. May ano din yan sila, may leader. Yung sinasabing seven princess of hell. Seven kings of hell. Yan yung supreme. Yan yung mga ano nila eh, leader or hari-hari nila. Hindi lang isa. Oh, ay. Yan ang tinanong ko yung sa ano, kung si Satanas lang ba ang kung si Satanas ba ang ano doon, ang hari sa lugar na yon. Hindi daw. Ibig sabihin, isa lang siya sa leader. Siya sa leader doon. Kasi marami yan sila. Pito ata yan. Ewan ko kung ilan yan sila. Pero yung mga nautusan na yan ng demonyo, mababang rank, ay parang mga ano, ordinary yung demonyo lang ba yan? Yung inutusan. Ordinary yung demonyo lang naman yan, inutusan. Kasi pag mataas yung rank, mataas yung kapangyarihan. Mas makapangyarihan. Pero ordinary yung demonyo lang yan. Yung mga walang rank po siguro yan. Mga ganyan. So, yan. Kaya na uutusan. Mga ano lang yan. Mga babang klase. So, yan. Bakit? Bakit niya ginawa yan? So, what we have here is, of course, para hindi magkaroon ng pagbabalikan sa inyo ng person mo, third party ang may gawa niyan sa reading na to. Pinakulam ka niya. Kulam yan eh, pagkalam ko. Kulam. Kulam. Yes. Kulam yan. Malalaman mo pag kasi yung reading may pasapasakas pa. Pag may kulam. Yun yung sign ng kulam kasi may pasapasa ka sa paa mo para bang yung naanimya ka. Anemia ba tawag? Yung kulang ka sa dugo. Yung may sakit ka sa dugo. Nagkakaroon ka ng pasapasa. Magtataka ka kung bakit ka nagkakapasa. Sa paa, madalasan sa mga paa. Sa paa yan. Sa hita, sa legs na part. Yan yung isang sign. Tapos hindi ka makatulog na. Hindi ka makatulog na maayos.
Tapos parang palagi kang nilalagnat. Nanghina yung katawan mo. Yan yung sign na may kulam. Kaya nagiging hopeless ka eh. Wala kang, walang ka ng pag-asa. Buti nga hindi niya inuutos na magpakamatay ka, oh. Hindi niya pinapautos na magpakamatay ka. Pinagawa lang. Intuitive din kasi yung Empress, pero in reverse naman to eh. Ibig sabihin masama to na klase ng tao. Masama yan. Fake Empress. Masama. Parang Judas ba? Papagkunwari nga to. Pero pinagawa lang yan. Binayaran lang yan. Malaki bang binayad? Malaki bang binayad ng third party? Malaki. Masakit-sakit sa bulsa niya. Yes. Malaki yan. Pati ba ang kaluluwa nitong nagpagawa ng third party? Madadali ba? Madadali ng demonyo? Hindi. Yung gumagawa lang. Yun ang pinagkaiba ng gumagawa sa nagpapagawa lang. Yung ano talaga yung gumagawa sa'yo, yun ang madadali ng demonyo yung kaluluwa niya. Yun ang makukuha ng demonyo ang kaluluwa niya. Parang sinanla. Yeah. Kukunin yung kaluluwa niya. Tinan. Yung picture. Kukunin yung kaluluwa. Yung gumagawa. Nabayad lang kasi siya eh. Pero, ewan ko, basta ganyan yun eh. Yan yung sagot dito eh. Yung gumawa sa'yo. Kasi kung hindi siya nagpabayad, kung hindi niya ginawa yan, inuto sa kanya, hindi yan mangyayari sa'yo. Ginawa niya din dahil sa pera. See? Sa mga walang ganyan, swerte nyo na lang. At hindi kayo nakachamba ng mga down trader. May binibigay ba ng sakit yan sa'yo? Yung magkukulam na yan. Pinapabigyan ka ba ng sakit? May sakit ka bang ginawa? Kagagawa nitong magkukulam? Uy, meron ha. Meron. Meron daw. And then, obserbahan mo pati nagiging cold ka. Puno ka ng galit. Puot. Ano kay naglalagay na ng boundary sa mga ng loob mo? Nagtatanim ka ng galit. Merong sakit yan. Meron siyang sakit na pinalagay sa'yo. May pangontra dyan. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Sila pa ba ng third party ng person mo? Sila pa ba? Baka nagsasama na sila yun. Yeah, in a committed relationship, yung person mo, ginayuman niya ba yan? Malamang. Yeah? Kaya na-trap yung person mo sa kanya, na-stuck ko. Hindi makalis.
na in love yung person mo sa kanya. Nagko-commit yung person mo sa kanya. Minayuman niya. Matagal na ata sila or basta nagko-commit yung person mo sa kanya. Committed. Nagsiseryoso. Na-trap sa kanya. Na-stuck. Hindi makaalis. Eight of swords. Pero nahirapan. Nagdurusa siya. Wala siya magawa kundi manatili doon. Naging emotional na touch siya doon. Na-inlove siya doon. Magaan yung loob niya doon. Naging sensitive siya. Naging mahina yung person mo. Pagdating doon sa person na yun. Yun na yung money. Bakit may kakilala? Kakilala niya ba yung mga kukulang na yun? Baka hindi lang kakilala. Ano, hindi kakilala ng person mo. Yung third party, kamag-anak niya ba yung mga kukulang? Hafafa. Kamag-anak ba ng third party yung mga kukulang na binayaran niya? Oo. Pero, kumbaga, kahit kamag-anak pa, kahit malayo na siguro, or pwedeng kakilala na, kamag-anak, ganyan. Parang pahalang kasi. Pero, pahalang talaga. So, siguro malayo na. Or kakilala. Kakilala lang. Kakilala. Kamag-anak yan. Kamag-anak nila yan. Or close sa kanila. Kamag-anak. Kadugo. Kadugo nila. Kadalasan naman ang kadugo. Kadugo nila. Two of cups. Yes. Mukhang malapit pa sa kanila. Close sa kanila. Close sila. Pero malaki din ang bayad niya. Siyempre, kaluluwa nung isa. Kapalit niya. Hindi alam guys. Kaluluwa. Nang gumagaw ang kapalit niya. Kaya may bayad. Mga ganyan. Laki ng bayad ng mga yan. May, ewan ko magkano. Basta malaki yung bayad ng mga yan. Basta mga epektibo, mga totoo. Malaki yung bayad ng mga yan. Yan kasi mga, ano na yan eh. Umaga, mga marurunong na talaga yan. Hindi kagaya ng mga try-try lang, mga ganyan. At walang puso yung ano na yun, gumagawa na yun. Fake impression. Pero ito, pagdating dito sa pera, mga pera-pera lang sa gumagawa. Pera-pera lang. Tama ba? Pera-pera lang. Pera-pera lang. Six of swords. Wala man siyang pagkaalam kung ano yung dahilan ng third party, bakit niya pinapagawa. Sa kanya, kikita siya, pera-pera lang. Malaki kasi ang bayad dyan sa mga ganyan, pagkaalam ko. Yun nga lang, kapalit yan, kaluluwa niya. Yan. Makakarma ba yung third party na yan sa ginawa niya? Makakarma yan. Yes. Ma-stuck siya, ma-trap. Puno ng takot na parang magkaroon ng fears. Matakot. Yung wala siyang magawa. Dahil makarma nga. Ano pa yung karma niyan? Ano yung bad karma na darating sa third party niya? King of Cups. Uy. Nine of Wands. Mapuno siya ng kaba. Takot. Matrap siya. Stuck. And what's with the King of Cups?
mawala yung pagmamahal sa kanya, yung pag-emotional ng person mo sa kanya, gano'n. Oo. Magkakaroon ng justice kasi. Magsisimula na magkaroon ng justice, balance. Magkakaroon ng justisya yan. Na bigla na lang maging cold yung person mo sa kanya. Bakit? Mawala na epekto ng mga pinagagawa niya. Mawala ng visa. Hindi. Queen of Swords. Hindi mapigilan ng person mo yung emosyon niya, yung damdamin niya. Sa'yo? Sa'yo? Yes, sa'yo. Kasi iyak yan. Bakit ikaw yung totoong mahal talaga ng person mo? Ikaw yan. Seven of Coins. Ikaw, one more card ha, kasi nabangga eh. Parang palang kasi. Ikaw yung totoong mahal ng person mo. Kung hindi lang yan ginayuma. Ikaw. Ikaw talaga. Ikaw talaga yung gusto niyang makapiling, makasama. Yung you will grow together, no? Yung nag-grow kayo, nagkakaroon ng growth, na magkasama kayong dalawa. Iyak siya. Hindi mapigilan ang damdamin niya. Hindi na makontrol. Dahil ikaw ang totoong mahal niya. Yun ang pinagkakaiba ng tunay na pagmamahal. Kasi pag totoong mahal ka ng person mo, kahit na ginayuma pa yan, madalaman siya ng gayuma, pansamantala, mangibawa at mangibawa yung true love. Yun na ngayon. Oh, Five of Cups, maghinayang yan, magsisisi yan, iiyakan ka niyan dahil nawala ka sa buhay niya. Lalo na kung hindi mo na kinakausap yan, lalo na kung may iba ka na ngayon, lalo kung yung wala ka na din pakialam sa kanya, na makita niya na wala ka na sa buhay niya, totaling wala ka na, naglaho ka na, wala ka na sa buhay niya, dun yan, iiyak yan, magsisisi yan. Magkakaroon ng hustisya eh. At bad karma. Parurusahan ba yung third party? Parurusahan ba yan? Bad karma pa lang yun eh. Oo. Yes, parurusahan yan. At magtatagumpay. At possible na magsisimula na magkakaroon ng hustisya. At magiging victorious yan. Magtatagumpay yung mangyayaring parusa sa kanya. Yung parusa sa kanya. Mapaparusahan talaga yan. Four of Swords in reverse. Siya ngayon ang mapuno ng problema. Ang hindi na makatulog. Ang ano to? In reverse ba yan? Four of Swords. In reverse ba yan? Siya na ngayon ang magkaroon ng insomnia. Siya na ngayon ang matrap, no? Kanina pa yan, yung matrap. And siya na ang matuturete yung utak niya. Ang maging miserable, ang maging desperado or desperada. Yan. Yan yung tamang term dyan. So, ganun lang. Ganun lang ba? Ang parusa?
Ganun na daw parusa. Baka meron pa. Baka meron pa. Marami pa daw. Destruction. Destruction sa pagsasama nila. Nung person mo, nagsasama na sila atay. Or in a stable relationship silang dalawa. Masira yan. Yung pagsasama nila. Marami. Maliban dun. Maliban sa destruction. Sa ending na mangyari sa relationship nila, ng person mo, marami pang iba. So, ano yung feelings ngayon ng person mo sa'yo? Upright pa yung Ace of Cups na yan? Hindi. In reverse to, nang hinayam. Dahil, ano ba to? Napapaisip tong person mo na nang hinayang siya. Ganon. With the Ace of Cups. Yes. Two of Coins. Dahil sa meron siyang option at pinili niya yung isa, sayang ka. Nang hinayang siya sa'yo. Na hindi niya alam. Na yung isa na yun, ginayuma lang siya. Kinulam, pinakulam ka pa. O, pag nalaman ng person mo yan, yung ginawa ng third party na yon na ginayuman na yung person mo, and then ikaw pinakulam, ano yung magiging reaction ng person mo? King of Swords, ay, just me. Magagalit yung person mo sa kanya. Iiyak siya. Iiyak siya. Iyak, may umiyak dito ya. Madepress, ma-stress, at maging matigas na yung puso niya. Doon sa... Kumbaga maging ano na to eh. Para magkaroon ng takot doon sa isa. Doon sa nagawa niya na... hindi na siya magtitiwala doon. For sure. Hindi na siya magtitiwala doon. Oh. Ah, King of Swords sa'yo. Hindi na siya magtitiwala doon. King of Wands. Yes. Magtatagumpay na hindi na siya magtitiwala doon. Maglalagay na siya ng boundary. Magsiset na siya ng boundary. Pag nalaman niya yan, na ginayuma lang siya at pinakulam ka pa. Magiging matigas na yung puso at isipan niya doon sa third party. Tatandaan niyo yung ginawa ng third party na yan. Mahabag siya sa'yo. Mahawa siya sa'yo. Sa panagdaanan mo. Yes, dahil nasaktan ka. Naging biktima ka ng third party, pati siya. See? Ikaw talaga yung mahal ng person mo. Yung third party ang hudas dyan. Hindi na hudas eh. Maisa-is pa nga ata si hudas eh. Kasi nakatadhana na talaga yung kay hudas na mangyari yun. Yung ganyan, iba yan. Sinadya yan. Hindi nakatadhana. Pasadya yan. Ginawa na yan sa'yo. At sa person mo. Ginawa ng selfish. Makasarili eh. Mala demonyo ba? Or parang demonyo ba itong third party na to? Kasi makasarili. Napaka makasarili. Yeah. Mala demonyo nga. Ay, baliktadan eh. Ano ba to? Upright ba yan? Ay, reverse talaga siya guys. Hindi naman daw siya mala demonyo. Hindi daw siya mala demonyo. Akala ko mukhang demonyo na yun. Kasi yung buhok. Ano siya, demonyo talaga. Hindi lang mala demonyo, kundi demonyo tong third party na to. Demonyo siya. Demonyo yung ugali niya. Demonyo yung ugali niya. Kung isipin, kung i-judge, no? Demonyo, mabibilong siya sa demonyo.
sa demonyo siya mabibilong. Sa demonyo mapupunta yung kaluluwa niya. Sa impyerno ba mapupunta yung kaluluwa ng third party na yan? Tingnan natin. Oh my God. Oo talaga yung sagot, guys. Oo, kasama nung nagkulam sa'yo. Kasama nung binayaran niya. Parang kasi sila eh. Kasalanan din nagkulam kasi nagpabayad siya. Pero-pero lang daw eh. Diba? Hindi siyang gumawa. Pinagawa niya. Nagbayad siya. Masakit-sakit sa bulsang. Ang halaga. Mm. Pero karma abutin yan. Magkakabalikan ba kayo ng person mo? Magkakabalikan ba kayo? Baka, yes, magkakabalikan pa kayong dalawa. Magkakais pa yan. Magkakaroon pa ng stability sa inyong dalawa. Kung hindi pa kayo nakasal, makakasal kayong dalawa. Pero kung kasal na kayo, ay magkakaroon ng stability sa inyong relationship. Mabalik yung sweetness. Maging sweet earth yung person mo sa'yo. You will feel at home sa feeling ng isa't isa. Ang mga kontrabida at kontrabido na yan sa buhay mo, babae or lucky man sila, ay sa impyerno ang bagsak nila. Hindi ko yung gawa-gawa, lumabas lang sa barahay. Mag-aalit yung tamaan dyan, pero lumabas sa barahay yan. Hindi ko naman. Ayan yung totoo dyan eh, na lumabas eh. Laman naman. Pag hindi yung sagot, sinasabi ko, hindi. Tulad nito, akala ko maladimonyo. Yun pala, yung demonyo talaga. Yes. Na-awaken na ba yung person mo ngayon? Na-awaken na siya? Hindi pa. Pero gusto niya nang bumalik sa'yo? 4 points. Pride ba tong 4 points na to? Ano ba bangga kasi? In reverse. Hindi pa. Trap ka siya dun eh. Pero magkakaroon ng justice. Ante-antay ka lang. So, yan. So, ito na lamang guys for collective readings sa mga wabuhan pa dito sa akin channel. Please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button and sa ganun ma-notification sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa marang resonate sa reading nito.